Maligayang araw sa inyong lahat. Ako si Darlene Castanares at welcome One, sa aking two, vlog. 3 Fuck it. Para sa araw na ito, ay naisipan kong gumawa ng isang book fair vlog na kung saan may ihahandog ako sa inyong isang akda na galing sa Timog Silangang Asya, particular sa ating bansang Pilipinas, at ito ay aking itatalakay. Ang akdang napili kong ihayag sa inyo ay isang nobelang isinulat ni Lope K. Santos. Ngayon, bago ko sasabihin sa inyo ang pamagat ng ating tatalakayin, sino nga ba si Lope K. Santos? Si Lope K. Santos ay itinuring ama ng pambansang wika at balarila. Siya ay isang tanyag na manunulat na isinilang sa bansang Pilipinas, partikular sa lugar ng Pasig Rizal noong 25 ng Setyembre taong 1879 sa mag-asawang si Ladislao Santos at Victoria Canseco, na kapwa mga katutubo sa Rizal. Naging dalubhasa si Santos sa larangan ng dupluhan, isang uri ng paligsahan ng mga manunula na maaaring maihahambing sa larangan ng balagtasan. Bukod sa pagiging manunulat, ay pinasok rin ni Santos ang larangan ng politika bilang isang gobernador sa lalawigan ng Rizal at Nueva Vizcaya. Nakaisang dibdib ni Lope K. Santos si Simeona Salazar at nagkaroon sila ng 5 anak. Ngunit sa kasawiang palad, nagkaroon si Santos ng karamdaman sa atay. Siya ay binawian ng buhay noong 1 ng Mayo taong 1963 sa edad ng 83. Ngayon, tunghayan natin ang istorya sa buhay ni na Delphine at Felipe sa isang tampok na akda ni Lope K. Santos, Ang Banaag at Sikat. Ang Banaag at Sikat ay isa sa mga sinaunang mahahabang salaysayang pampanitikan na isinulat ni Santos sa wikang Tagalog noong 1906. Ang nobelang ito ay may salin din sa wikang Ingles na pinamagatang From Early Dawn to Full Light. Ang nobelang ito ay umiikot sa dalawang magkaibigang sina Felipe at Delphine, ang mga pangunahing tauhan, na kung saan sila ay mayroong magkatulad na layunin, ngunit magkaiba lamang ang paraan ng dalawa sa pagpapatupad nito. Si Delphine ay isang sosyalista na hinangad na mapatupad ang sosyalismo sa lipunan. Kagaya ni Felipe, ay tuto siya sa kaisipang may mga taong nagpapakasasa sa yaman at ginhawa samantalang libo-libo ang nagugutom, nagtitiis at namamatay dahil sa kahirapan. Si Felipe naman ay isang anak mayaman at salungat sa paniniwala ni Delphine, siya ay naniniwala sa anarkismo. Ito ay ang marahas na pagtatanggal ng mga may kapangyarihan sa kanilang pwesto. Nagsimulang kumumplika ang istorya nang mapagdesisyonan ni Felipe na lumisan sa kaniyang tahanan sapagkat hindi niya nagustuhan o hindi siya nasiyahan sa pamamaraan ng pagpapayaman ng kanyang amang si Don Ramon. Namuhay ng mag-isa si Felipe at namasukan siya bilang isang manggagawa sa isang palimbagan. At doon niya nakita ang babaeng bumihag sa kanyang puso, isang maralita ngunit marangal na dalagang si Tentay. May dalawa pang anak na dalaga si Don Ramon, at ang isa sa kanila na nagngangalang si Manny ang siyang naibigan ni Delphine. Ngunit, tuto si Don Ramon sa pagsinta ni Delphine para sa kanyang anak dahil mahirap lamang si Delphine at isa rin siyang sosyalista. Tunay nga na walang makakahadlang sa dalawang taong totoong nag-iibigan dahil hindi nagtagal ay nagbinhi ang kanilang pagmamahalan. Ang balitang ito ay agad na nakarating kay Don Ramon na naging dahilan sa labis na galit ng kanyang ama sa kanya. Napagdesisyonan ni Don Ramon na ipakasal si Manny kay Delphine. Pagkatapos ay tumulak siya patungo Estados Unidos at Europa. Wala na siyang balak na bumalik pa sa Pilipinas sapagkat hindi niya kayang matanggap ang kahihiyan na kanyang dinanas pati na rin sa kanyang karangalan dulot ng kahihiyan na sinapit niya sa kanyang anak dahil nabuntis ito sa isang maralita
at mas lalong hindi pa kasal ang dalawa. Nagtapos ang kwento sa pangyayaring napatay si Don Ramon sa kanyang kasamang kautusan sa isang hotel sa New York. Dumating ang kanyang bangkay sa Pilipinas kasama si Roberto. Si Roberto ay ang kapatid ni Latenta na matagal nang nawawala. Kwento nito sa kanila, kaya napatay si Don Ramon ng kanyang kasamang kautusan sa New York dahil sa kanyang labis na kalupitan at pang-aabuso. Binigyan nila ng maayos na seremonyas na paglilibing si Don Ramon. Sa kabila ng pagkakaiba ng paninindigan nila Delphine at Felipe, sa kanilang pag-alis, nagkaisa sila sa pagsabing, "Tayo na, iwan natin at palipasin ang diin ng gabi." Sa nobelang Banaag at Sikat, ang banaag ay nangangahulugang glimpse o silip, samantalang ang sikat naman ay nangangahulugang liwanag. Naniniwala akong nais iparating sa atin ni Lope K. Santos sa pamamagitan ng nobelang ito na sana ay makasilip tayo sa liwanag na maaaring maging pag-asa ng lipunan. Bukod kay Lope K. Santos, marami pang ibang manunulat dito sa Pilipinas, kagaya na lamang nila Severino Reyes, Jose Corazon de Jesus, pati na rin ang ating pambansang bayani, si Jose Rizal, ang mga manunulat na kaya tayong bigyan ng kalinawan at pag-asa sa pamamagitan lamang ng pagbabasa sa kanilang mga akda. Kaya, hinihikayat ko sa inyo na simulan nang magsaliksik sa kanilang mga akda at ito'y basahin nyo ng may pag-unawa at ito'y iyong isa puso. At dito nagtatapos ang vlog ko para sa araw na ito. Sana kayo ay nasiyahan at nahikayat ko kayo kahit kaunti man lang na suportahan ang akda ng ating bansa, pati na rin ang mga akda sa ibang bansa sa Timog Silangang Asya. Ito po ulit si Darlene Castañares. Hanggang sa muli, one, at paalam! 1, 2, 3, funk it! My darling, I love you, I love you, I love you. One, two, three.